Action speaks louder than words. Ito na yata ang motto ng lahat ng mabubuting tatay sa mundo. Dahil higit sa salita, ang kanilang kilos at gawa ang magpapakita kung gaano sila karesponsable at paano sila magbigay ng pagmamahal sa pamilya. Totoo naman, di ba? Madaling maging tatay, pero mahirap ang magpaka-totoong ama. Pero ibahin ninyo ang lineup ng aming mga hashtag Best Dad, ang love at effort nila tumatatak. It's their special day. Tara na at magbigay pugay sa mga proud daddies. Sila ang ating mga ama, papa, tatay, daddy, popsy para sa iba. Ang mga proud daddies tulad nila ay habang buhay nakikilalanin at titingalain. I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Sa ilang dekadang lumipas, institusyon nang maituturing sa industriya ng showbiz si Piolo Pascual o mas kilala sa bansag na Papa P. Bukod sa husay at talent sa pag-arte, kilala na rin siya bilang isang negosyante. Pero hindi lang ang kanyang obra sa sining at personal na mga achievements ang dahilan kung bakit siya ultimate idol. Isa rin kasi siyang proud daddy ng Pilipinas. Kailan nabuo si Inigo? Inigo, I was 21. In America? Here, before I left. Ah, before you left. Yeah. Okay. Ah, so dito siya. Yeah. Okay. Made in the Philippines made pala the Philippines. Si Inigo. Happy birthday. Ipinagmamalaki ni Papa P ang kanyang uniko iho na si Inigo. Minana sa kanya ni Inigo ang looks hanggang talent. Kaya proud daddy si Papa P sa kanyang binata. Humahataw na rin si Inigo ng kanyang karera sa ibang bansa. Proud ka? Oh yeah, I mean, you know, his success is my victory. Whenever he gets something big, a good, really nice gig such as Monarch, I'm like, I'm the proudest dad. You know, it's something that, you know, for me, we claimed it early on in his life. And parang for me, I already saw it coming in a sense as a father. Parang, you know, I know he's gonna be big, I know he's very talented, he's very skilled. So, you know, his stage is the world, I would always tell him. Wow, yeah. Sky's the limit. Sky's the limit. Unang sumikat si Inigo bilang isang singer. Nang pumatok ang kanta niyang Dahil Sa'yo, instant sensation agad, binansagang Batang Piolo. Bukod dito, 2021 lang, ay napabilang na siya sa cast ng Hollywood movie na Monarch dahil sa husay niya sa musika. What about him surprises you still? He's a good painter. You know, growing up, he asked me to take him to music, singing, dancing lessons. And during his time in the States, that's all he did. And he's very multi-talented. Bukod sa pareho ang mag-ama sa show business, hindi maitatanggi ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Patunay ang bonding nila sa pag-workout at pamamasyal together. Ibang klaseng tandem naman ang mayroon din ang mag-amang Pacquiao. Kilalang hari ng bawat boxing ring ang pambansang Kamao na si Manny Pacman Pacquiao. Mula sa pagiging amateur boxer, buong mundo ay napabilib sa lakas ng Kamao ni Pacman. At ngayong ibang karera na ang tinatahak ni Pacman, sumunod sa yapak niya ang kanyang anak na si Jimuel, na isa na ring warrior boxer. Singtindi at lakas ng knockout punch ng kanyang tatay, ang talent ni Jimuel. Proud daddy si Pacman na minana ng kanyang anak ang kanyang galing pagdating sa ring. Kahit na 20 anyos pa lang, determinado siya sa kanyang boxing career. At ang kanyang daddy na ngayon ang super fan niya. Para kay Pacman, yaman na kung ituring niya ang tagumpay ng kanyang anak. Ibang achievement naman ang kinikilalang Pinoy icon sa larangan ng entertainment at politika na si Tito Soto pagdating sa pagiging proud daddy. Isang himala at dream come true sa kanya ang pagkakaroon ng isang anak na tulad ni Gian. Sa Couples for Christ, mayroong weekly
bi-weekly meetings kayo. And then there is this parang graduation nyo. So we were inside the church. It was night. And they were praying over me. I sat down, closed my eyes. While they were praying, I felt someone touch my head. And I could hear a very, very wonderful, amazing choir singing. Wow, totoo. Oh, so after the prayers, and I was thanking them, and then sabi ko, sino yung choir? I mean, anong choir? Walang choir. I asked them, who touched my head? Among them, makaganon sila lahat sa akin eh. Wala. And they were all like that above my head. Ano sa palagay mo yun? Ano ang mensahe sa'yo? Perhaps parang ganun. Yung, I was doing the right thing. Parang confirmation para sa iyo. I get teary-eyed every time I remember it. At yun na para sa iyo ang katibayan. Yes. Mm-mm. Yes. And of course the everyday many miracles. Many little miracles that happen every day in my life. Talagang super family oriented si Tito Sen. Yun ang pagkakakilala sa kanya, and it's kind of true, right? It's you're true. Really family oriented, right? Oh. Since I was young. Oh. We were brought up that way. Like father, like son, ang peg ng Soto Squad. Ang anak din si Gian hindi rin nagpatalo sa achievement ng tatay. Lumabas din sa ilang pelikula si Gian noon, kasama pa ang kanyang Uncle Vic Soto. Kaya si Tito Sen, certified proud daddy na sumusuporta sa hilig ng kanyang anak. Sinasabayan pa niya si Gian sa hilig nitong mag-gitara. Pinlano mo ba yan na si Gian, hindi lang musiko tulad mo, kung hindi, politiko din tulad mo rin? Hindi. Well, sabi nga nila siguro, the fruit doesn't fall far from the tree. Mm-hmm. Ano, kaya ganun, pero talagang hindi. Growing up, lagi akong sinasama ni Daddy sa work eh. Whether it's shooting ng movies or taping ng really? School book. Like 4 years old? Yeah, no. As far as I can remember, kahit sa Bulaga. And then later on, when he entered public service, he'd take me with him sa work sa Vice Mayor's office, ganun. So parang... Nasa dugo na rin nila ang pagseserbisyo publiko. Kung ang tatay ay naging mambabatas, si Gia naman ay tinahak ang local politics bilang isang councilor at ngayon, vice mayor na ng Quezon City. Maging si Gian bilang isang ama, sinunod niya ang yapak ni Tito Sen bilang mapagmahal at mapag-arugang tatay. Ang kanyang mga chikiting, parang barkada lang niya kung ituring. Pero kitang-kita sa kanyang sariling mga anak ang respeto. O diba, talagang nakaka-proud. Ibang proud moments naman ang ipinagmamalaki ng mag-amang Singson. Kung nakilala ang tubong Ilocos Sur na si Chavit Singson bilang isang senador, gobernador at mayor. Ang anak naman niyang si Christian, unti-unti nang gumagawa ng sariling pangalan bilang isang aktor, basketbolista at maaari pa ring maging public servant sa hinaharap. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! So, bilang yun, anak ng daddy ko, it's a great privilege to be, I'm so grateful to be his son and bilang anak niya po, yung daddy ko, marami na nagawa sa buhay niya. Sa buong buhay niya, marami na siyang natulungan. Sa servisyo dito pa lang sa Ilocos, marami na nagawang malaking tulong sa lahat ng tao. Sa lahat ng yaman na mayroon si Manong Chavit, ang sobra niyang iniingatan ay walang iba kung hindi ang kanyang 24 lang naman na mga anak. Kilalang big-time businessman at most loved na politiko si Manong sa Ilocos Sur. Pero hindi rin may kakaila ang makulay niyang love life sa mga babaeng na link sa kanya. Pero ang lover boy ng Norte nagseseryoso sa pagiging ama.
Hands-on si Manong Chavit sa kanyang mga mahal na anak dahil wala siyang ibang hangad sa kanila kundi ang mapabuti ang kanilang buhay. Ang anak niya, 20. Okay. Natatandaan mo lahat ang pangalan nila? Hindi. Minsan tawag ko panganay, bunso, gitna. No. Totoo. Nagagalit ka pag hindi ka binibisita? Hindi naman. Masaya rin ako pag dinadalawang. Oo. Kung makikita ninyo ang Christmas tree ni Manong, kasi Pebrero na pero may Christmas tree pa rin siya. Okay. Andiyan lahat ang mga loves niya. Yung 24. Uy, magaganda. Yeah. Yun lang ang dekorasyon ko. Yung mga anak ko nandyan. Oo. Mga pogi at magaganda. Si Christian ang isa sa ipinagmamalaking anak ni Manong. Kahit hektik ang schedule ng kanyang daddy Chavit, todo suporta ang proud tatay ng Ilocos sa kanyang talented son. Mula nang magtapos ng pag-aaral sa Australia si Christian, laging present sa kanyang tabi ang kanyang tatay. Sinisigurado ni Manong Chavit na nararamdaman ni Christian ang pagmamahal bilang isang proud dad. Education nila, kailangan matapos nila lahat pag-aaral. Dahil yun ang tunay na yaman, yung education. Knowledge is wealth. Correct. Pera nawawala, bahay nawawala, lupa nawawala, pero dunong hindi nawawala. Para kay Manong Chavit, higit sa kanyang trabaho, ang fatherhood ang nagbibigay sigla at kulay sa kanyang buhay. Ito nga ang pinakamabigat na desisyon sa buhay ko. That somebody must make a sacrifice. Ako na. Kung joy and excitement in fatherhood lang din naman ang usapan, huwag na po tayong lumayo. Nakilala sa tawag na si Mr. Palengke at father of call centers. Si dating Senador Ma Rojas ay napakahaba ng karera sa serbisyo publiko sa ehekutibo at lehislatura. Pero kung tatanungin siya kung ano ang pinakamahalagang ambag niya, hindi lang sa bayan, kundi sa planetang ito, matibay niyang sasabihin, Paolo, si Pepe at si Pilar. Loving dad yan at mabusisi sa pagtuturo sa mga bata. Kahit nga ang anak na binata, tinuturuan pa rin sa buhay. Number one sa planuhan, para sa kasiyahan at iba't ibang karanasan para sa mga bata. Nariyang itapak sa putik ang mga baby. Ikamping sa bundok. Ilublob sa tubig, kasama sa exercise. At sa kalokohan, graduate man na maituturing dahil napagtapos na ang anak na si Paolo. Simula ulit kay Pepe at Pilar. Sa unang beses pa lang na masilayan ni Mar ang kambal, bakas na sa kanyang mata ang tuwa at ang pagiging isang proud tatay. At habang lumalaki ang dalawa, lalo pang proud ang tatay sa mga pakitang gilas ng kambal. Sa ngayon, pinakamataas na posisyon sa buhay ang sineseryoso niya, ang pagiging tatay. At bago tayo magtapos, teka muna. Walang ako kung wala siya, ang unang lalaki kong minahal, ang hindi kailanman mabubura sa aking puso at isip. My first love, my daddy Monching Sanchez. Isang mabait at masipag na ama. Siya ang dahilan ng aking bawat pagsusumikap kasi idol ko po siya, certified daddy girl. Habang ang Mommy Celia ang matapang at matatag, sa aking ama naman ang pasensya, hinahon, sipag, kabaitan at pakikisama. Bago niyo pa man ako maging kaibigan, kabalitan at kakampi, siya ang aking unang katuwang sa buhay. Mula pagkabata, nakaalalay na, palaging may uwing pasalubong, palaging kasama sa entablado tuwing ako'y napaparangalan sa eskwelahan, at tagahatid sundo sa aking bawat lakad. Kakatuwa ang mga bagong app ngayon na napapagalaw ang mga lumang litrato. Tingnan niyo naman kay Pogi din noong kabataan niya, di ba? Alam ko saan man siya naroon ngayon. Proud ka sa akin kahit paano, Dad. Happy Father's Day to my dad, Ramon Sanchez. Sila ang ilan sa mga natatanging proud daddy sa ating bansa. Hindi man nila sabihin sa atin, ipinagmamalaki tayo ng ating mga tatay sa bawat achievement na mayroon tayo bilang kanilang anak.
sila ang ating superhero. Kaya kahit hindi nila araw, iparamdam natin sa kanila ang init ng ating pagmamahal. Ipakita rin natin at ibulong na sa kanila habang nariyan pa sila sa piling natin. Na tatay, proud ako sa'yo! I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So this is the shampoo, this is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pa sunog sa hair dye. So, I used this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.